Abot sa 3,000 job vacancies ang inihain ng provincial government ng Nueva Ecija sa pakikipagtulungan ng mga lokal at overseas agencies sa bansa bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-66 na taon ng Araw ng Kabanatuan. Try and try until you succeed. Ito ang pinangahawak ang prinsipyo ni Jonalyn Asuncion, isa sa mga Nova Ecijanong sumubok na makahanap ng trabaho sa ginanap na jobs fair na handog ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni na Governor Aurelio Oy Machasumali at Congresswoman Cherry Umali sa pakikipagtulungan ng Team Save Kabanatuan. Simula na makapagtapos si Jonalyn ng kolehiyo ay lagi na umano siyang laman ng mga jobs fair na ginaganap sa iba't ibang parte ng lalawigan. Ngunit ni minsan ay hindi pinanghinaan ng loob dahil sa pamilyang nagsisilbi niyang inspirasyon upang makamit ang pangarap sa buhay. Sa araw-araw natin ngayon, parang survivor kayo eh. Kaya kailangan try lang ng try. Kailangan din malakas yung loob mo tsaka yung ano, na hindi ka mawawala ng pag-asa kasi palagi namang ano, meron naman talaga para dyan. Kaya lang, hindi pa siguro talaga dapat or fix sa'yo. Be confident. Ito naman ang payo ng graduating student na si Sheena Marie Alo sa mga kapwa niya job seekers na nakipagsapalaran upang ihanda na ang kanyang hinaharap pagkatapos ng kanyang graduation. Naipakita po nila na deserving po sila. Be confident po sa kanilang mga sinasabi. Be sincere din po. Katuwang ang 35 lokal na kumpanya at 15 overseas recruitment agencies sa pagbubukas ng panibagong oportunidad para sa mga Nova Ecijano na naghain ng 3,000 job vacancies. Ito ang kauna-unang jobs fair na isinagawa ng PESO o Provincial Employment Service Office ngayong taon bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-66 na taon ng Araw ng Kabanatuan. Ayon kay Provincial PESO Manager Michael Calma, bumaba ang rating ng mga unemployed sa 6.1% noong nakaraang taon mula sa 7% unemployment rate noong taong 2014. Dagdag pa ni Calma, tinututukan nila ngayon ang tinatawag nilang job mismatch o ang hindi pagmamatch ng trabaho sa natapos o skills na mayroon ang isang aplikante upang mabigyang pansin at mabigyang katugunan para sa kapakinabangan ng mga Nova Ecijano. Yung dami nung job vacancies, halimbawa ngayon merong 3,000, yung applicants natin mga 1,000 lang eh. So supposed to be shoot na shoot sila, lahat dapat sila ay ma-hire. Pero merong tinatawag na job mismatch. So yung job mismatch na yan, yan yung isang tinututukan natin sa Public Employment Service Office upang ma-address. Ginaransyahan naman ni 3rd District former board member Doc Anthony Umali na legal at dumaan sa tamang proseso ang mga ahensyang nakiisa sa jobs fair. Tiwalang-tiwala po tayo mga nag-a-apply rito na lahat po ng mga kumpanya na naririto na nagkakalob at nakikisa sa jobs fair po ay dumaan po sa permiso ng POEA at siyempre po ng mga lokal na pamahalaan na ito po ay malihitimo at mahuhusay na kumpanya. Nag-iwan ng mahalagang mensahe ang dating bukal sa mga kabanatuenyo at hinikayat ang mga job seeker na magkaroon ng paninindigan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sa isang malinis at maayos na pamamaraan. So kahit ano pong istorya ng ating selebrasyon kung bakit tinawag tayong lunsod ng kabanatuan, ang importante sa pangkasalukuyan ay matibay na matibay pa rin po tayo na naninirahan na masaya dito sa ating lungsod. At kalingsabay sa ating selebrasyon, yung magkakaroon ng jobs fair na ito, na mga ating pong mga kabataan o mga nagnanais na magtrabaho ay magkaroon po sila ng matibay na sandigan ng mga kumpanyang papasukan. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa sa lahat ng job seeker at pagpatuloy po natin abutin ang ating mga pangarap na may paninindigan at inisip po natin ang pagiging isang kabanatuenyo at Novoecijano. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho na hindi nakapunta noong Lunes, abangan ang 4 pang jobs fair na gaganapin ngayong taon na patuloy na iyahandog ng pamahalaang panlalawigan para sa mga Novoecijano. Unang sigaw!